Hello guys, welcome to our new video for today, and ito yung reaction na pinapanood mostly ng tao ngayon. And ngayon ko lang papanoorin, which is yung issue about Tekla, Super Tekla at Michelle. Even andun ako sa aking real estate sa labas, yun yung pinag-uusapan. And balibalita nga, pagka post pa lang is more than 2 million na. 2 million views. And hindi ko pa siya napapanood, hindi ko pa siya na nakikita dahil nga sa sobrang busy na ating hanap buhay. And yun yung gagawa ko ng reaction video natin for today. So, ang nakita ko lang dito, ang sabi daw nila ay sa condo. Ha? Tama? Sa condo siya nakatira. But as a real estate broker, alamin natin ano yung mga kailangan na kailangan natin malaman about condo living. Kasi ang condo living ay sikat niyan, sabi daw sikat. Sabi niya, ang condo living kasi is one of our trend for today pagdating sa real estate. And right now, nasa Metro Manila nga sila, and I don't know, it's part of Quezon City yata or Quezon, kasi yung condo ni Tekla yata is in Harmony condo. So, it's gonna be a Villar property. So, Harmony condo siya in Quezon City. And I know Harmony because I'm selling the property dati. Nasa, ano siya, sa Triangle. So, sige, let's play the video about this video of the condo of Tekla. Okay. Medyo ito, hindi ko alam kung paano ko umpisan. Buhay ulit. Still, kailangan nating live mas doon. Yeah, okay. Yung nga sinasabi natin. Live mas doon. Lahat. Hindi naman mas na, ano, para bumigay ka at mas maraming bagay na pwede gawin na mas makabuluhan. So, ito, tayo na nag-umalis ng mga sila. Umalis dito yung mga kasama ni Pedro. Tapos, siya naman is the GFA. May ginagawa daw niya sa issue. Kaya naman sa tao sa kapitan. So, nung umalis ko dito yung mga tao, wala po siya. So, ito ang naiwanan at ito po ang nabalikan. So, umpisa natin dito. Pagpapas ang pintuan, ito may kita natin. Ah, yun na niya naman po. Okay. Balita daw na scripted yung ginawa nilang vlog, sabi nga nila. And let's check ko talagang scripted yung ginagawa nila. Kasi nga, although, sabi nga, artista, magaling mag-drama, magaling umacting, but we need to check kung talagang on the spot ginagawa ba nila itong mga basura to or sineset up nila yung side ni Michelle kung talagang yung sinasabi talaga nilang acting-acting lang. Gano'ng kapunod yung basura? Siguro, for me, ilang araw na yan, at may mga buwan na nagsimasura talaga sila. Nag-celebrate sila sa ilang kapunod. Ayan, so may walis. Lahat ng walis nandito, ting-ting, tambo, ganyan. At saka yung mga basahan. So, ikot tayo. Ito yung, nagpunta tayo dito yung kusina mo. Medyo mas maayos-ayos ng konti. Pero ngayon talaga mas magulo siya. Kita niya naman po lahat. Ayan, nakita niyo naman. So, hindi ginalaw ni Tekla. Kaya gusto kanya bumunggalaw yun para makita ng mga tao. Kita-kita niya naman po. Ayan, tumigas na. Tumigas na yung kanin. Tapos, okay guys, sa tingin ko hindi to acting-acting. Kasi hindi naman pwedeng ilagay dyan, matigas na yung pagkain na nilalagay nila. Tingnan ko gaano kalinis ang lababo. Ayan. Okay. Hindi ko ma-imagine bakit kababaing tao yung mga kasaming kapalit. Kasi hindi ko ma-imagine kasi sa isang kondo. Kasi guys, sa isang kondo may limit ang titira sa isang condominium. Remember that, guys. And I don't know if this is a studio or a one bedroom. Kasi sa studio, pwede maximum apat eh. One bedroom, mga lima or anim. But sobrang compact kasi ko na nakatira dyan. So, yun yung one thing. May limit ang
ang titira sa isang condominium, hindi po buong pamilya pwedeng doon sa isang condominium unit. Yun yung perception ng iba. Oh, may condominium, buong pamilya, pwede ilagay doon. Hindi po pwede. May limit po. Meron tayong tinatawag na rules and regulation about condo living. Yun yun. Nilinis mo yan? Kaso, nilinis mo to. Kaya naman ito yung sabunan niya. Ito yung panisang ano ng bata. So parang, tingnan niyo lahat yung mga dito. Talaga, sobrang dumi. Itong dito na to, siya mo tumata kasi tegla pag may mga pulis na dumatay. Charot lang. Anyways, ayan. Kung gano'n sa dalawa, tatlo, apat. Huh? Kanamitin po nila sa pagkain ng kutsara. Napakahusay, napaka-dinigoy na ganito. Fully furnished po siya nung nilipatan. Ngayon, wala, puro panis. Puro panis. Fully panis na po. Fully panis. Yan, kita niyo yan. Yan, pagkain daw nila to. Pinakainan nila to. Pinakainan nila dito. Ayan. Okay. Sinabi daw, sinet up, di ba? Kaso may langaw eh. Hindi pwedeng nandiyan yung langaw eh. Naset up ba yung langaw, di ba? So, ilang araw na iniwan yung pagkain, talagang mapapanis yan sa lalangawin. Buti nga wala pang uud eh. Diyos ko, ano ba? Sa totoo lang po may amoy, hindi ko alam kung si Tekla yun ay yung loob ng bata. Hindi kasi sobrang depressed ako, wala akong ginawa, iyak na iyak. Ayan, dito po. Ito po yung ginagamit nila pag nagsisession. Oo. Oh, kung ikaw tao, matino. My God! Pero nung sa live din, kita men, ano yan dyan lahat. Malayos, maayos. Inayos, dilatap. Pati yung mga dilatap, dinala nila. Dinala nila yung mga dilatap. Ah, so may mga laman to. Oh. Dilatap, so pinagdala-dala. Oh my God. Isis ko po, napakadumi. Gosh, tingnan mo. Tingnan mo sa loob. Oh my gosh. Grabe, kung ako yung ano, hindi naman sa pag-ano ha, kung ako yung taong nakikipisan siguro sa kanya, boss. Yung nga, sabi na pinap. For 6 years or for 4-5 years, binali kaya taon niya. Kahit isang taon nga lang na pinapakain niya. Kahit pa paano naman, yung gaganti ko is yun na lang. Yung maglilis ng bahay, mag-view. Okay, may point siya doon na, kasi mostly yung value nating mga Pilipino, halimbawa kung ang isang tao nakakaangat, kapamilya mo, at ikaw, nakikitara ka lang, pinapakain ka, o andun yung tulong. Kaso ang problema dyan, nagiging parasite na yung isang tao para yung isang kapamilya mo na o nga, tutulong nga ako. Kaso hindi ka naman yung pa, ano, dyan ka lang para kang don na hindi ka na gagalaw, hindi ka na maglilinis. Sige, magtrabaho ka. Sige, ako na lang dito. Dito na lang sa bahay. Kaya minsan nagiging ano, toxic ang isang relationship ng in-laws or kasama mo o kapatid mo doon sa bahay. Kailangan may responsibility silang gumalaw. Yun yung problema sa value natin mga Pinoy about it. Kaya ito, sobrang kapal ng mga for this. Kasi nga, pinatira na, pinagkain na. Tapos, maganda yung shelter mo, social na yun. Kasi condo living eh. Kung condo living guys, masarap pakinggan nun sa condo living ka. Saka pangalawa, maganda yung location ng condo ni Tekla. Tapos, pang middle class yung tirahan. Kasi nga, yung mga kapitbahay niya o yung mga kasama niya sa condo is not, hindi basta-basta. May mga pinag-aralan, may mga trabaho o negosyo. So, kailangan rin, kailangan sana malaman ninyo na ang condominium is a type of is an asset of a property na pwede mong i-invest for the rental or kasi ang condominium sa CBD, Central Business District nga. At ang maganda dito is malapit sa trabaho mo sa mga necessities, hospital, sakayan, mga restaurant at marami pang iba. Kaya yung binibili mo yung location eh.
Kaso dito, parang binaraba ng ano. Saka hindi ko ma-imagine babae sila, magkapatid. Kasi napunod ko nga sa yung first video sa Tulfo na ano. First video pa lang ay umaagal sila about it. And iniwan nila parang kababae mong tao, bakit ganun? Ang dugyot. Kasi imagine ko kung ang babae kasi malinis eh. Tignan natin. Diyos ko po, oh my God. Yung mga EPs, ano yun? Diaper o napkin? Napkin! Diyos ko, napkin! Oh my gosh, grabe. Ito, ano yun dito? Okay, nakitin natin yung napkin, grabe. Sobrang dugyot yun sa akin. May basurahan naman. Guys, meron kasing, ano, may sa isang condominium, may mga schedule of itapon yung basura. At saka meron niyang garbage bin minsan. Depende yan sa condominium. Kasi may schedule naman ng paglinis yan eh. Ang unit nyo, tatap yung tapon nyo. Or merong garbage room. Pwede mong ilinis yung mga garbage mo. Tapos ilagay mo doon sa isang room. At may kukuha doon na personnel para itapon yung basura nyo. Ang problema lang dito, hindi yata nila ginagamit yung servisyo. Eh, nagbabayad pa rin siya ng association dues. Doon yung pambayad ng association dues eh. Yung mga servisyon yun sa condominium. So, eh, wala tayong magawa. Yung kasama yung technique may medyo madungret at parang ano, kababaeng tao. Sorry guys, but kahit naman yung ginawa nila. Di ba nakita nyo may mga ipis sa mga ano? Ayan. Ayun. Meron kang bygon, pero parang hindi naman kayo mga ibis. Parang inyo na sila. Yung tipong lalagyan mo, yung matit pa. Yan. 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 Bata. Tinan mo kung gano'n ko. Diyos ko, may dumi pa. May pa. Ayaw mag-flash. Mga ano na po ito, mga damit na basa. Na nangangamoy na. My God! Dali lang ha! Bubuhusan ko lang yun! Basura, damit. Basura, damit, magkakasama. Ayan, lahat! Diyos ko, ipit na naman. May nakatira ba dito? Putik! Grabe! Alam ko, naka-jacking guys sila. Sila ba o yung mga ipis? Ayan o. Okay, yung bigas guys ah, mahal yung bigas na yan. Honestly, mahal yung bigas na yan. Sa Pure Gold yung binili. So, 1 kilo, magkano yung bigas ngayon for 1 caban of bigas for nowadays sa Metro Manila. Eh, ngayon, ECQ. Tapos, ano pa yan, yung Jasmine is one of my class. Kasi, yung father ko kasi is a farmer. And syempre may bodega may dati sa Nueva Ecija. And one of na ginagapas namin dati is yung jasmine rice. And talaga ang jasmine rice is ginagamit ng mga restaurant, mga hotel. Yan. Yan yung jasmine rice. Kaya is a high quality na bigas. Tapos pinapakain niya dun sa kasama niya na sabi lang, hindi sila pinapakain. But I think siya na nga yung provider. Pina-provide niya. He provide the... Parang pina-provide talaga na
ni Tekla yung pamilya niya. Okay, sinabi ni Tekla na nangungupahan siya. So, probably may contract siya ng 1 year. So, guys, fully furnished yung sinabi do sa condo unit. Ang masaklap dito kasi, may kontrata na nasasad. Ano yung masira man na gamit o mawalang gamit sa dun sa unit niya, babayaran ng rentee, which is si Tekla yun. Yun yung masaklap. Babayaran niya talaga lahat yun. Yung mga damages, pati yung mga clog dyan sa inidoro, yung pag ano, yung sira yung cabinet, and balita nga, kinuha pa yung ibang mga appliances ng unit owner. So, babayaran niya lahat yun. Kaya may inventory yan. May inventory yung may-ari. Sa kontrata, sigurado may inventory yan. I-check nila lahat yan. Kaya babayari Tekla yan. Ang nakapagtataka lang kasi, kung nakuha ng kabilang grupo yung mga gamit, paano nalabas? Kasi dapat kasi kung maglalabas kasi ng furniture or mga gamit sa condominium, tinatanong kasi ng guardian eh, sir, bakit nyo ilalabas yan? May permiso ba kayo? Ganun ang policy, but I don't know what's the policy ng condominium na yan. Kasi yung security magtatanong yan kung marami kang nilalabas na gamit for security purposes nga. Na bakit ka lilipat, permission sa paglipat, may inventory ng paglabas ng mga gamit nyo bago lumipat. Ganyan yung mga dapat. But there's a big question on the security. Bakit ganun? Ganun yung ano, kasi nga na nawala yung mga gamit. O hindi natin alam kung tinakog or binenta. So, yun yung hindi natin alam. Yung talsik thing na yan is mag-asawa yan eh. Ang mahirap lang kasi dito kasi kasama yung kapatid. Sa'yo asawa ng kapatid, guys. So, for me kasi kung ako, ayoko kasama yung kapatid ko sa asawa niya. Bakit? Wala na akong privacy. Yun yung sa akin. Wala na akong privacy. Para sa akin na for that, tapos one bedroom, tapos yung kapatid, yung kasama pa yung kapatid, nakatira yung kapatid, okay lang yung kapatid, sige, dyan ka lang. Kaso, meron kang ilang araw, tapos umalis ka na. Kasi may pamilya ka na eh. Magtrabaho ka na, di ba? So, yun yung gusto kong ma-share sa inyo dito sa reaction nito. So, for me kasi, ako kasi, I'm a condo dweller. So, yun yung point na isang unit, bumili kasi ako ng condominium. Siyempre, kung ano, akin, kung sa amin yan, yung privacy namin pamilya. Linisin muna natin po. Tapos, paano magkakaroon ng gamit to? Or anong, paano ba natin malalagyan ng gamit to? Tinanggin po natin baka may mga makukuling mo. Check po muna natin, pero the best thing is i-sanitize, linisin muna natin po. Yun ang muna ko natin gagawin. So, feeling ko lahat ng basura ilalabas natin. So, lahat, feeling ko lahat. Uy, tiki ko. So, walang matitira kay Tekla. Kasi basura lahat. Kasi, ano, fully furnished to. Kaso, ang dami kong babayaran dito yung lahat. Oo nga. Yun ang bibenta. Okay. Ayaw pang mention, pero, you know. Binenta niya. Okay. Okay, yun niya. Oh, confirm, pribebenta. Ang mahirap dyan, maaari yung mga small things na ibenta, but yung mga big things like mga sopa o TV, hindi pwede ilabas yan. May security yan eh. Saka merong, maaaring pwede niyang gawing ebidensya dun sa side ni Michelle na, oh, bakit yung binenta to, hindi naman sa inyo to. Pwedeng kasuhan siya ng theft. Kasi nga, may kontrata sila, may inventory, maaaring kasuhan. Pwedeng kasuhan, kasi nga, bakit binibenta yan, hindi naman sa inyo. So, yun yung, ano, yung purpose ng inventory kung fully furnished. So, kung gusto nyo talaga magrenta, so, yun yung pros and cons kung nagrarenta kayo is like this. Kung yung magiging rente is maayos ba o hindi. So, you do a background check sometimes about your rente. So, yun yun. So, yun yung masaklap lang. Babayaran niya lahat talaga yung mga nasira at mga binenta ng Michelle. Si Tekla magbabayaran yun. Siya yung nakapirma sa kontrata. So marami kang babayaran ngayon sa mga gamit na binenta yun? Wala noon. Di pa kami nagkaanan. Ganun sila mama.
Okay, ako magre-reklamo. Okay, so this is it. Ito na talaga. So, mga katandem, it's cleaning time muna tayo. Let's go! Kilos! May actually, hiningi na rin kami ng konti tulong sa mga, ano dito, sa yung mga naglilinis. May karan, ang bago ng anak at pula. Ang bago. Ang may kasyang bago niya. Paris ka paris yung amoy. Ito pa, amoy. Oh, natin. Ito, mapa. Oh! Bilis. Labas. Labas na rin natin yung basuraan muna. Oh my God, ang bago. Shit. Ay, grabe. Kailangan ko po mag-spray kasi ang bago talaga, promise. Okay. Like, itatapon na natin itong mga ano muna, Tess. Mag-iwan ka na lang siguro ng isa. Alo, bumili ko ng mineral water sa baba. Lahat ng mga batag ngayon, itatapon na natin. Oo, kasi madumi. Kasi ito natin lahat ng mga itatapon. Pakailangan mo pa. Itatapon natin lahat. Ay, sorry. Alam ko pa sa ulang ka. Ito po yung pagkain sa rin. Itong rabot na ito, wala? Wala na. Ito, ano to? Wala na yung expired. Expired. Okay pa rin. Ah! Taray na ito, be. Taray na ang niya. May swimming pool. Taray, may pools. Wow! Hindi pa na defrost yung rep. Grabe. Sobra. Sobrang irresponsible tong partner ni Tekka. Plus yung kapatid niya, eh, mga batugan niya ata ito eh. Sorry to say ah. Hindi na lang nalilinis. Ito! Ito! Oh. Ito, akala ko unan. Ay, akala ko Scotch Brite. Unan ba? Pwede dyan siya natulog. Pwede natulog siya Tekla. Kasi madalas nga daw po, sila na nasa loob ng kwarto. May Tekla ang nasa loob. What? Ano? Ako, may nari ako yun nasa labas. Tapos sila yun sa bedroom. Swerte naman sila for me. Dahil kasi bakit? Ako na kayong earner. Ako yung kumikita. Ako yung nambubuhay. Ako nagpapakain. Tapos ako matutulog sa sala. Tapos yung matutulog yung kapatid niya. Parang siswerte naman sila. Parang sobrang bait naman ni Tekla for that. For me, hindi ako papayag. Tsaka na, akin yung bedroom niya, eh. Pinahirapan ko yan eh. Ako nagre-rent ako, pumipiro ang ano eh. So, sa akin dapat yan. So, may privileyo ko. Yun ang gusto ko. But, so, wala tayo bago ay man ni Tekla ay, sabi nga. So, ito po yung tubig. Tapo muna natin. Ito po yung tubig. Grabe. Tumigas na po yung ano, asukar, asukar. Yan to sila naman. Hindi alam na ako pa ang kasikaso niyo. Matatanggal niyo. Sila yung lolo mo. Ay, natantanan niya mo. Ganyan yun. Nakakamukuha doon. Maganda po yung makuha ni Tunita. Dapat kumuha kayo doon sa ang tama. Yung tamang linis, yung tamang hilata. Mas may sila na siya. Siya mismo personal na linis. Okay, stop ka na yung video dito sa tingin ko naman nililinis na yung property, yung condominium. So, ulitin ko ha, kasi fully furnished siya ang nirent ni si Tekla. So, sabi natin, hindi ko alam ilan yung nakatera dyan eh. So, for me kasi, kung magko-condominium ka, is for only for beginning family. And mahirap kasi kung kasama nyo yung, for me ha, sa akin ha. This is my opinion. Huwag kayo ma-ano, this is my reaction sa akin. Mahirap kasi kung may kasama ka pang iba, yung mga kapatid ng asawa mo or in-laws, kasi mawawalan kaya na kayo ng privacy for this eh. Kung sa condominium,
And secondly, dahil nagrarenta siya dito, babayaran niya lahat yung nasira at yung nabenta ni Michelle. Hindi na masakit. Masakit yun. Kasi nga, ang maganda lang pwedeng gawin ni Tekla, ewan ko lang kung gagawin niya ito. Kung kakasuhan si Michelle about perjury, dahil nagsisinungaling siya, dahil ito, hindi siya hindi sila inaalagaan. Pangalawa yung theft, dahil kasi nga binenta yung gamit ng unit owner. Yan. Sa maring magkaroon pa ng mga damages, no. Ang pwedeng gawin na lang ni Tekla, pakiusapan na lang yung may-ari ng unit kasi may hindi namin niya kasalanan yun dahil nasira yung mga gamit, papalitan na lang. Yun na lang yun. Yun yung downside na yun. Yun yung ating masasabi for a property. And yung sa akin lang yung security, maaaring kunin ni Tekla yung mga videos ng nakatira si yung partner niya. Ano yung mga nilabas na gamit, ano yung mga binenta, or meron ba silang nilabas. So, para matrack yung nawawalang mga gamit. Yun sa akin. So, grabe yung ganito, no? Ayoko naman yung ganitong partner. Swerte pa rin ako dahil kasi yung asawa ko is very responsible at saka malinis sa gamit, maalaga, ay na sa aming lugar ngayon sa aming kondominium maalaga yung ano yung partner natin. Sa tong video na to yung nalaman natin that kung may mini kayo ng partner must be responsible, hindi lang falling in love ka or what. Mas maganda maayos yung partner mo, tapos mas maganda hiwalay sa in-laws. Dahil mas magandang ikay lang mag-asawa dahil kasi mas ano yan, andun yung moment, andun yung gagawin niyo yung future niyo, diba? So, yan lang yung aking reaction, guys. Kaso, hindi ko ma-imagine talaga. Napaka babaeng tao, napaka marumi. So, depende yan sa upbringing ba? Depende yan. So, hindi natin alam yung background ng partner ni Tekla. So, guys, ito yung reaction ko, guys. Please subscribe to my channel, press the bell button, and follow me on to my Instagram, guys. Thank you very much, and bye for now. Thank you so much for watching. See you again on my next video.